bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong araw na ito, ating ginugunita si San Maximilian Kolbe, isang pari at martir ng ating simbahan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Maximilian Kolbe. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw, sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglikuran ang buong puso't kaluluwa at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng tao, at hindi napapasuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at mga balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto.
magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa kanya, at ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon, marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaw mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaw mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad niyang tinutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea, sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuko mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. (Clears throat)
Mga minamahal na mga kapatid, sa ating mabuting balita, ating napakinggan kung saan muli ay inilahad ni Jesus ang mangyayari sa Kanya. At nang marinig ito ng mga alagad, sila'y nagdalamhati. Kaya nga ho, ang kasunod na istorya ng kwento ay tungkol naman sa pagbabayad ng buwis, sapagkat ating tatandaan na para noong panahon nila ay napakahalaga ng pagbabayad ng buwis, at ang hindi pagbabayad ng buwis ay maaring maging dahilan para ikaw ay makulong o kaya ay ipapatay. At sabi ni Jesus, para wala silang masabi, magbayad ka, Simon, ng buwis nating dalawa. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, napakahalaga na ang ating pananampalataya ating pinapakita, ine-express natin ang ating pananampalataya. Pero huwag sana nating kalilimutan na sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, kailangan nire-respeto din natin ang pananampalataya ng ibang tao. Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na alam natin yung ating pananampalataya, napakahalaga at napaka makakristyano na nire-respeto din natin ang ibang tao. Pagminsan po kasi ang nangyayari, dahil sa kagustuhan natin na yung ating pananampalataya ang paniwalaan, ang pananampalataya natin ang siyang mangibabaw, nakikipag-away, nakikipagtalo tayo sa iba na hindi makakristyano, sapagkat ating tatandaan ang utos ni Jesus, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. Sabi pa nga niya, ibigin niyo ang mga umuusig o ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Yan ang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pag-express ng ating pananampalataya, dapat makita rin natin na tayo rin ay marunong o madunong sa paggalang sa ating kapwa. Yan po sana ang ating ipagdasal, ipanalangin, na nawa ang ating pananampalataya ay makita din ng ibang tao dahil marunong tayong gumalang sa kanilang pananampalataya. Sapagkat sa bandang huli ng ating buhay, si Jesus, ang Diyos, ang siyang huhusga sa ating lahat. Siya ang magsasabi kung ano ang tama para sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, sa buhay ni San Maximilian Kolbe, nakita natin kung papaano niya ipinakita ang respetong ito, ang paggalang na ito. Bagamat alam natin ang kanyang naging buhay, nag-alay siya ng buhay niya para sa ating pananampalataya. Pero hindi niya nakalimutan na irespeto, mahalin ang ibang tao. Tayo rin po sana sa ating buhay, huwag nating kalimutang ibigin ang iba. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tulad. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nahagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Huwag mo kami ipahitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit
sa pagpapatuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubalik, naibigay ko ng lahat, mag-anak kong tumatakbo salat man ako sa lahat ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag Ibig. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nagamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Ikalima,
palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa Agosto 22 ay pansamantala po munang walang misa ng alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltar event na gaganapin dito sa Pambansang Dambana. Ika-7, bilang paghahanda sa pistahan ni Santo Padre Pio sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon sis o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pakipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. 100 to 150 patients lamang po ang ating angkayang operahan. Para sa mga interesado, mayroong patient screening sa August 19, 26 at September 2, Sabado from 9 a.m. to 3 p.m. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Pinapaalam din po sa lahat na mamaya, Agosto 14, 2023 ay wala po tayong banal na oras sa gabi sapagkat magkakaroon po ng general cleaning ang Pambansang Dambana. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Mahapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loob mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos.
umayon at ipayag kanyang pagkaling at abag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kahaniyan.